Ito yung... tapos ano ba ito? Kasi nangyari good morning, guys. Ito, sa pigsa. Gumaling. Tapos ito na, yung naglaba ko over hand washing, oh. Ayan, oh. Kita nyo. Ito. Ito. Hindi siya mag... kikita ang ugat. Ito maga pa rin, no? Ito nga. Hindi ko ininom. Kahapon yung resita na yun. Ewan ko ba? Nabot ko ng takot yung sabay-sabay ang gumot. Kasi nga, mag-maintenance pa ako ng gumot eh. Ang para sa high blood. Kaya, may gumot high blood. Tapos nag-vitamin ako para sa ugat. Kasi, delikado kapag maano, marupok na ugat. Kaya ito. Grabe. 14 years na akong sakripisyo na ano, 13 years na akong sakripisyo ng type lab. Butis pa ako dun sa maldita na yung grade 6 ngayon eh. Na-high blood na ako nun. Pero, ano pa rin? Laban pa rin! Eto, Losartan, 100 milligram. Kasi nga, dati na talaga si yung doktor na nalunod sa ano, yun talaga siyang nakakatulong sa akin noon. Pero nung namatay na siya, alam niyo ba guys, nung namatay siya, kasi nga pagka inatake ako ng high blood, kasi hindi ako nag-maintain maintenance nito eh. Kumbaga, umiinom lang ako noon. Kung nahihilo na ako, yun pala hindi pwede, kailangan maintenance talaga. Tapos pag inatake ako na umabot ng 150 over, kasi sa edad na ano, 37 talagang ano na. Ano noon, 37 na natake na, sobra. Start ng 36, 37, yun na. Madalas na akong ano, turok talaga, yung nag-vomiting, yung sumusuka. Sumusuka talaga ako. Laging ano, sumusuka talaga ako eh. Kaya, kasi matagal talaga, as in matagal na yung high blood na yun. Bata pa. May lahi nga. Hindi nga, may lahi. Kaya, hindi na ako nagkakain ng masyadong kanin. Talagang, yung nakaka, ano talaga yung kanin. Kanin talaga ang bigno. Bigno ang rice. Ito rice too much is bigno. Bigno talaga. Kaya, hindi na ako. Masaday talaga kung kain kanin. Kasi was a day. At kahapon, na nagpasigap ako, ang aking timbang ay 53 lang. Sa height na 5'4". Kasi dapat, ang target ko talaga, dahil 5'4 ang height ko, dapat 54 kilos. Pero, bumababat. Kasi na-maintain ko yun mga ilang 54 kilos ngayon. Kasi nga, nainom ng gamot. Kaya nang 53 kilos na lang. At na-stress ako sa, ito nga ako. You know, maga. Kasi sa Sunrox kasi. Sensitive ang Sunrox. Tapos ito, pigsa ito eh. Nawala na. Parang kagat lang ng labok. Tapos naging pigsa. Tagal, matanggal. Ayan. Ano ba next? Hindi ko naman pwedeng ipagsabay eh. Ano ba yung pagsabay? Parang ayokong nakaka. Kaya yung nag-aral pa yung anak ko. Ayaw niya ng antibiotic. Kasi nakaka-lost memory po ang amoxicillin. Amoxicillin antibiotic. Nakaka-lost memory po siya. Kaya, pero no choice kasi nga. Na-infect na ito na. Yung Sunrox kasi. Yung Sunrox. Kasi talagang masailan ako sa Sunrox. Talagang nagsusugat ang kamay ko sa Sunrox. Dapat ka, sabi nga ni Doc, maglaba daw ako. Mag-gloves. Parang hindi ko man feel mag-gloves. Kasi nga, hindi mo tanggal ang dumi. Yun pa, meron pa ako ito makababa. Dapat daming, hindi ako nakabitin sa Sunrox. Tanghal ko na lang ito ngayon, oh. Ito. Dahil walang pasok si Bunso, mag-enjoy ako ngayon. Kain naman ako ng ano. Tapos, hindi naman ako na inuubo.
yung bumili kong, binili kong pie. Pag-ano, pang-ubo, na importance. Pag inubo ka sa ka-porns nilang eh. Ah, ganun. Nasanay na ang katawan ko na pag inubo ako, hindi na ako umiinom ng mga gamot na pang, ano, pang mga antibiotic, mga ano, hindi na. Hindi na ako umiinom. Sinasanay ko na ang sarili ko na, ano lang, vitamins lang. Pag hindi kaya, sambong leaves nilalaga ko. Ayun. Antibiotic yun ah. Antibiotic yun parang ito. Parang din na kumalat. Kasi nga. Kapon ano na ito eh. Ginuhitan ko dito ng ballpen. Nang gabi. Tapos dito na siya. Uminom na ako ng gamot na antibiotic. Parang na-stop na siya. Na-stop na ang ano niya. Paggapang ng maga. Ay, kuro kinakainin niya. Ang ano, bacteria siguro yun. No? Infection eh. Sa Sontrox. Meron na lang dermatitis ano ba yun? Dermatitis allergy infected sa ang nangyari sa akin. Kasi nga sa Sontrox. Nakapatay yung Sontrox. Hindi nyo ba alam? Kasi paglalagay sa sugat, mabubo yun. Na-infected na talaga siya. Kaya yung isang ano asawa ng pinsan ng asawa ng pinsan ng Mayoko, yung nagkasugat ang ano niya, hindi niya, yung boobs, nilagyan, ewan ko ba, nainis siguro sa buhay niya, nilagyan na ng Sontrox yung sugat ng, sa may boobs niya, yun ang kinamatay niya, kaya delikado talaga ang Sontrox. Naalala ko tuloy, kaya yun, di, parang talagang bibili na ka talaga ng gloves. Kasi nakakamatay pala talaga pag, pag na-infect ka sa, dahil sa Sontrox. Kaya, hindi basta-basta nagsiself-medication ka sa sarili mo. Always go to the doctor. Always go to check up. So, isang taon nilang beses mo po check up. Dati ayoko mo po check up, pero ngayon talaga, mula nang nagbablog po ako, mahal ko na ang sarili ko. Lagi na ako. Pero madalas talaga ako sa doktor eh. Ako po madalas na sa doktor. Kaya nga, dream mo talaga. Kahit may isa akong anak na makatapos na about medical, sisikapin ko. Kaya po, nagsisikap po talaga ako. Kung magkapera nga lang, babalikin ko yung anak ko. Pero, ayaw ko lang yung ate. Kasi gusto niya patapusin din yung kapatid niya. Yung kasi Bangladesh eh, hindi nagtuloy yung magsuporta sa mga anak niya, mga foreigner ng anak niya. Hindi niya tinuloy pagsuporta. Kaloka. Eh, sana graduate na sila. Kasi nga yung ate, gusto nga yung magtrabaho sa aeroplano. Ang stewardess. Tapos na siya na second year. Mag-third year na siya. Yun. Ano kasi itong OA kasi itong ama nitong Bangladesh na ito eh. Nag-stop siya mag 2 years na lang ang bubunuin para makagraduate itong ate. At pag nag-graduate yung ate, papaaral yung kapatid ni isa. Wala talaga. Kaya, naku, kung makita ko lang yun siya, sasakalin ko siya at magre-demand ako. Kasi kasal kami. Kasi nag-asawa siya ng kalahi niya. Kasi kinasal kami 2005. Pinakasalan niya yung kalahi niya 2007. O, diba? Mga 2006 siguro pinakasalan niya yung kalahi niya. Kuya, ayun. Kaya, ako yung original. Mama, pasaway siya. Pasaway siya kasi hindi niya sinusuporta ng mga bata. Hindi siya. Kahit na matanda na kasana, pero sana pinatapos niya. Diba? Kaya pag ako lang talaga, buti na nga lang siya. Ako talaga nagtrabaho. Nagtrabaho po ako sa abroad. Natagal din. Pero wala. Kasi nga, puro suporta. Kapag kasi dapat nag-abroad, nagninegosyo po habang nandyan kayo sa abroad. Sikapin yung pagtayo kayo ng negosyo na yung mapagkatiwalaan nyo. Ikatiwala nyo talaga na hindi gagastahin ng hindi iwawaldas ang pera. Kasi yung puro palabas. Kasi alam nila, pinupulot ang pera dyan sa abroad, di ba? Hindi kaya pinupulot. Pag kulang ka pa sa tulog, kaya malaki pa ang eye bags mo eh. Puyat na puyat ka. Hindi na pang tao ka lang, rumurupok ang ugat. Lalo na pag tumatanda ka, rumurupok ang ugat mo yan. Pag napapasma ka na yung parang dahil sa trabaho, tapos naliligo ka. Marami ka maramdaman sakit ng ganun. Kaya matagal kayo sa abroad, pero wala kayong business na put up.
ako lang, dito lang ako sa bahay. Pero unti-unti po, nangarap po ako na mag-put up ng passive income. At iyon nga po yung Peace Wi-Fi. Isa na po yung Peace Wi-Fi na aking dream. Talagang matagal ko na po dream talaga magkaroon ng maraming Peace Wi-Fi. Kaso kayo yung unang luma ko. Binigay ko na kasi marami din akong gagastusin. Mas maganda yung brand new. Kasi nga, ay ito ang technique ko po sa inyo. Kapag gusto niyo pong mag-put up ng Peace Wi-Fi, Peace Wi-Fi ha? Just to make sure, nasabihin niyo sa binibilan niyo, upgraded na. Upgraded na. Ang Peace Wi-Fi, yung automatic siya na kapag ka gusto mo na mag-stop, hindi mo na kailang i-pause. Pagka in-off mo yung connect mo sa Peace Wi-Fi, automatic stop na rin siya. Kasi dati, hindi mo pwedeng automatic kasi nga, kailangan mo punta muna sa Chrome, tapos 10.10 yung pipindutin mo para lang para maipost mo. Pero ngayon, hindi na. You know, needs to go to Chrome para mag-post. Automatic po siya. Yung upgraded po niya ng Peace Wi-Fi yan, automatic na po na nag-stop. Kapag once na, nag-stop ka na rin sa pag-connect. Kaya yung 5 piso mo, sulit yan per day. 3 oras ka, only. 3 oras kang only data siya. Only data. Wanto sawa, download. Yun. Kaya yun. Yun na. Yan mo kayo mga OFW. Isiguro nyo na, gumanap kayo ng lugar na yung malapit sa eskwelahan para mas malakas ang kita. Malapit sa eskwelahan. Umupa kayo ng mga pwesto na ano, di kaya ilagay nyo sa mga may matindahan. Tapos, makipag-usap kayo, percentage ang ibibigay doon sa may tindahan ng mga malapit sa school. Alam ko sa mga probinsya, kayang-kaya pa yung maghanap na naman para mag-click yan, kikita nyo. Uso pa ngayon yan, porque sabihin mo, hindi naman buka lahat, karamihan, afford po, lalo ng mga estudyante, ang mga garoon ng sariling wifi, saka gastusin lang, wifi, di ba magastos, manlibil ka. Hindi naman yun ibibigay ni PLDT na lahat kayo mabibigyan kung wala naman kayong business na ano, di ba? Yun, ang pinaprovide lang nila ng ni PLDT yung may mga kaya na ano, tapos ano na mga, may makita sila na may business talaga. Kaya yun, yun technique ko sa inyo talaga. Passive income po, sabi nga ni Sir Asa, kasi nga, miyembro ako ng Asa din. Umutang po ako ng puhunan sa Asa. Ha? Yung babuyan ko noon sa Asa, yun sa ano, dami na nga. Siya, na ano lang, inabot na ng sakit noon eh. Kaya yun, dami-dami ko ng sanang baboy ngayon. Pero that's life. Parang pang-ibig. Nawawala. Yun. Kaya, laban lang. Laban. Lagi pong lalaban sa negosyo. Kung negosyo na po, huwag na po kayo magpakaalipin sa ibang bansa. Hindi po kumikita. Ilang years din ako sa abroad. 10 years. Wala. Wala talaga. Dito na lang. Utang puhunan kung ano. Kapag ka ano, mag-ipon ka ng 100,000, puhunan mo sa mga Peace Wi-Fi. Mag-maintenance ka. Hanap ka ng contact mo sa Manila. Tapos ano. Pwede mo aralin. Mag-assemble. O diba? Madali lang yan. Sa mga engineer, mga IT, madali lang matutunan yan. Assemble. Assemblein mo lang. Kundi lang po ang laman ng pyesa ng Peace Wi-Fi. Kala mo, pagka ikaw po ng sariling assemble, worth 2,500, maka-assemble ka na kasi yung box is ano lang eh, 200, 300, 400, ganun. Tapos yung pyesa, kundi lang laman ng pyesa. Pagkita nyo, kundi lang. Kapag kayong interesado po kayo, si Yamwas TV po sa YouTube channel, go! Lagi nyo pong subaybayan siya. Doon po ako natuto ng maraming technique kung paano sa kanya, kung paano sa mga kitaan. Pero, yun sa mga pagsisik, sa kanya po ako natuto. Yun, dami ko na nakwento sa inyo, ha. Good morning. Tagalog. Pero, hindi ako makapag, edit ng English. May nagre-request kasi na, I wish I can understand your language. But, today, I'm sorry, I cannot translate into English on my caption. This is only for Filipino. Good morning.